Magluluto tayo ngayon ng dinuguan style Ilocos. Yung style Ilocos, tuyo ito na may mantik, nagmamantika. Iba yung sa Tagalog na nagsasabaw. Ngayon, ang mga ingredientes dito ay andito na lahat. Baboy, atay, dugo, suka, bawang, sili, sibuyas, at pampalasa, asin, at pambabango, kutsay. Lulutuin natin dyan, Ilocano style. Maghihiwa tayo ng karne. Hihiwa-hiwain ito ng tama lang sa laki, parang pag-isa. Ang dinuguan ng Ilocos, walang linalagay na laman loob. Puro ito laman. Ang laman loob lang nito na makikita mo dito ay yung atay. Hihiwain lahat yung karne hanggang matapos. Okay? Pare-pareho ang hiwa, ganito. Kailangan magkapare-pareho ang hiwa. Para, alam niyo ba kung bakit nagpapareho ang hiwa, hindi malaki-maliit? Kasi, pag nagluluto ka, yung maliliit, luto na, nauna nang naluto, yung malalaki, matigas pa, hindi pa luto. Oh, mala na lumabas na ang mantika. Maglalagay na tayo ng bawang. May maraming bawang magkasarap. Oh, ayan. Bawang. Isa-isa ng bawang. Sunod, ang karne. Igigisa natin yan. Ay, sasampot siya. Malapit nang matuyo yung ating ginigisa. Talagyan ko na yan ng paminta, asin, at siyempre, hindi mawawala ang loko ng Ilocano na suka. Ayan. Hintayin natin mamaya na matuyo ng konti bago ilagay yung dugo. O matutuyo na itong ginigisa natin kami. Masimplahan na natin kanina ng suka, paminta at asin. Ngayon, itinatanda ng ilagay ang dugo. Kung minsan, ang dugo na bibili mo may butong buong, kailangan napansin mo ng mabuti para tanggal ang dugo. Lagay ng dugo, haluin ng mabuti ng magsama-sama lahat sila. At hayaan lang yung pumulo ng pumulo hanggang matuyo. Maluto itong dinuguan. Ilalagay na natin itong atay. Kaya pag-inuli ang atay, kasi para hindi tumigas. Pag sinabay natin sa pagigisa ang atay, titigas. Then bago hanguin,
dito na lang natin ilagay ang atay. Malapit na. Konting oras na lang. Ating ginugoan ay luto na, ilalagay na natin yung kutsay. Luto na. Okay? Pwede nang kumain.